Nagpaalala ang SSS Social Security System sa mga employer na bayaran o mag-remit ng mga SSS contribution ng kanilang mga empleyado sa programang tinatawag na Race or Run After Contribution Evaders kaugnay ng non-remittance of contributions. Idahabol ang SSS sa mga delinkwenteng mga employer. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad Live. Rise and shine, Rod! Rise and shine, Aljo. Tuloy-tuloy ang paghahabol ng Social Security System o SSS sa ilang mga employers dahil sa non-remittance ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Matapos ang lungsod ng Maynila, ngayon naman ay susuyuri ng SSS ang lungsod ng Paranaque. Ang naturang aktibidad ay bahagi pa rin ng kanilang tinatawag na Race or Run After Contribution Evaders kaugnay ng Run Remittance of Contributions. Lahat nito na paalalahanan ang naturang mga employers sa kanilang mga obligasyon at sa May 19 deadline para sa aplikasyon ng Pandemic Relief and Restructuring Program 2. Sa ilalim ng Social Security Act, inaatasan ng mga employers na mula sa sahod ng kanilang manggagawa, ikaltas dito ang kanilang buwan ng kontribusyon sa SSS. Noong nakaraang linggo, nagtungo ang tauhan ng mga SSS sa ilang mga kumpanya sa Maynila. Sa datos ng SSS, higit 2,000 ng mga employers sa taong 2021 ang naitalang delinquent sa NCR West Division ng SSS na binubuo ng mga lungsod ng Maynila at Pasay. Paliwanag ng SSS, importante ang paghuhulog ng mga employers dahil dito nagmumula ang mga benepisyo ng mga empleyado tulad ng sickness at maternity benefits. Kapag kasi hindi updated ang hulog ay hindi makakapag-avail ng benepisyo ang isang SSS member. Aljo, hinihikayat ng pamunuan ng SSS ang kanilang mga miyembro na maging mapanuri, e-check ang kanilang record sa SSS at kung kulang ang hulog ng kanilang mga employer ay i-report ito. Sa kasalukuyan, nakaantabay tayo dito sa branch ng SSS dito sa may bahagi ng Paranaque City para sa gagawin nilang pagbisita at pagbibigay ng mga written notices sa ilang mga employers. Aljo. Maraming salamat, Rod Lagusad.